na malakas sa paglindol nitong Lunes sa iba't ibang parte ng Luzon at ayon sa PBOX ay nasa 6.1 ang magnitude nito at nasa Castillejo, Zambales naman ang epicenter nito. Ngayon, ating alamin kung ano ang naramdaman ng madla nang mangyari ito. Natakot ako kasi nakita ko yung nanay ko, yung paakit ako eh. So, nagpanik ako, tapos umakit agad ako. Sabi ko sa mga kapatid ko, dun sila sa ilalim ng kama. Nagungdong, tapos yung... Kapag tumingin ka ng diretso, makikita mo gumagalaw pa ganun. Nung maramdaman ko yun, ang takbo ko, hindi basta lang takbo, kundi kailangan makapwisto ang takbo na hindi ka dapat matutumba. So sobrang takot, tapos siyempre yung mga kasama din namin sa room ang nagpapanik, yung mga umiiyak kasi sobrang lakas. Hindi ko po ma-explain kasi first time ko lang din po maka-experience ng ganung kalakas na lindol. I was pretty confused and didn't really know what to do because I've never been in an earthquake before. But then I ended up going onto the street. I'm still not really sure, like 100%, like what you're supposed to do in an earthquake. Sa tingin ko po, dapat po mas mabilis yung action. Kasi po napansin ko po na yung iba po is nagpanik muna and ginawa po pa po nila yung duck cover and hood rather than going to the fire exit na po agad. Kasi po, yung every second counts. What if bigla na po nag-crack yung building ng school and then naka-duck and cover and hood po. So, kalma mo yung sarili mo. Kasi kung magpapanik ka, parang hindi mo alam yung gagawin mo. Baka masalo ka pang mapahamak. Siguro hindi na lang siguro magpanik. Kumbaga, kailangan alam mo yung dapat mong gawin. Ang advice naman natin lagi sa public is to stay calm as much as possible kasi panic will cause more distortion sa thinking ng isang tao and syempre, magiging mali yung judgment niya sa mga failures na gagawin na next. Yan. And then, next na advice natin is maghanap sila ng ano, ng medyo strong yung foundation, at least dun sila mag-cover. And then, pagkatapos ng shaking, immediately mag-evacuate sila sa mga designated talaga. So, mas maganda rin na maalam tayo. We have to consult our community, especially the LGU, sila nakakaalam kung saan ba yung evacuation center, yung safe zone natin during those kinds of incidents para alam din natin lahat tayo ay alert and alam natin kung saan tayo pupunta. Dahil hindi na pe-predict ang mga ganitong pagkakataon, kailangan tayo maging handa at alerto kung sakaling mangyari ulit ito. Ako si Aryan Lacanilao para sa Philippine Canadian Inquirer.